Good morning po sa lahat na yung buntag. Today po, we have a part 3 of our REVIT session. So today, meron tayong paano isiba na RVT, RTE file, at saka paano mag-print at saka PDF sa REVIT. So pag gumagamit po kayo ng template, meaning RTE file, mag-create para nyo po siya mapalitan into RVT o RTE, kailangan nyo po ng magbukas ng isang project, mag-create. Gawa kayo ng isang project, so create new. Pagkatapos, hanapin nyo yung template na gagamitin ninyo. So, pagkalimbawa, may mga template kayo na existing, pwede nyo gamitin. Ito, anything dito, pwede nyo gamitin. At saka nakikita nyo na siya ay RTE file. So, halimbawa, gamitin natin yung template. So, ito meron siyang mga... So, gamitin natin yung structural RTE file. Or ito na lang kung structure. Open nyo. Pagkatapos yung i-open. So, nasa Revit 2020 version po ako. So, sa mga walang Revit, pwede po kayo mag-download. Eh, free po sila. So, ito po yung magbubukas. Kasi nakikita nyo, nasa project na siya. So, kung nasa project na siya, yung RTE file nyo, pwede nyo na siyang isave as your own file. So, kita nyo na rin na RVT file, RVT na siya. So, ilagay natin siya muna sa ating. Tapos, pag nagsisave po kayo, punta muna kayo sa option. At, ito nyo naman. Okay, and then save. So, ito na po yung parang pinaka-base ninyo na gagamitin pag kayo ay mag-start. So, yan, kompleto na po yan mga file niya. So, may isa po pong paraan. Pag inyong company ay may sariling RTE file, paano siya i-convert as RVT? Parehas na process po. Same process. I-open nyo yung RVT file as a new project at isi-save as ninyo. Then, so, ito na po yung, yung magiging base drawing. Sa pag-print naman po, bukas tayo ng file. So, pag gusto nyo ng sample file, meron dito sa baba mga sample file ng Autodesk. So, halimbawa, ito yung ating isa sample file. So, sa previous session natin, naturo ko sa inyo paano mag-drag and drop ng mga view sa inyong sheets at paano mag-create ng sheets. So, ang mga laman nitong isang sheet ay naandito. Pag i-click nyo itong plus, ito yung mga laman ng sheets mo. Tsaka ito yung sheet list mo. Ito yung parang drawing list. So, sa drawing list naman, pwede nyo siyang palitan. At pwede nyo bawasan yung mga content ng inyong drawing list. Kamali. So, dito sa... Sa schedule niya, merong how do I, tsaka may sheet list. So, itong sheet list, ito na yun, ito yung pinaka-drawing list mo. So, sa sheet list mo, pwede mo siyang palitan ng drawing list. At saka, ito yung mga drawing na dito. So, kung gusto mo pa ng more content dito, puntahan mo lang dito sa project browser, at punta ka sa filter, and then fields. So, halimbawa, parang sabi mo, nandito na yun yung sheet number, sheet name, approved by, halimbawa, lagyan mo ng revision. So, lagyan mo ng revision. Tapos, pinaka-importante ka lang yung issue date. So, lagyan mo ng issue date. At kung gusto mo pa na, lagyan ng ibang mga ito, sheet issue date. So, pagburahin mo yung isa, ibalik mo lang doon. So, mag-add na yung mga fields na nag-a-add mo. Pwede mo rin balikan. At kung gusto mong bawasan yung fields mo. So, so, meron tayong current revision. Natin ito kailangan. Sorry man lang. So, pag halimbawa gusto mong palitan yung mga nakasulat, punta ka sa formatting. So, sa formatting, pwede mong palitan yung sheet number as number lang. Yan. Tapos yung sheet name, yung drawing name. Tapos, approve by current revision. Pwede mong palitan ng rev lang. At saka yung issue date, pwede mong palitan. Issue date lang.
para hindi siya lumahang. Tapos punta ka sa appearance, gusto mong makita yung mga overhead, i-check mo lang itong show headers. At gusto mong alisin itong blank na to, i-antick mo lang. So, pwede nyo i-modify yung iyong drawing list pamamagitan ng pagpunta sa properties. Mo lang, okay. And then, ayun na siya. So, punta ka sa sheet, cover sheet mo, sa sheets, makikita mo na yung ito yung kanyang drawing list. So, nandoon siya napakaliit. So, pwede niya siyang i-adjust para magkasya. At saka, pwede niyo rin palitan yung mga height ng text mo. So, pag gusto mong palitan yung, sorry, yung text ng height mo doon, pa rin siya i-adjust. Puntaan mo lang yung sheet list mo or drawing list mo na double-clicking. Tapos, gusto mong palitan yung height nito, puntaan mo itong iyong appearance. So, sa appearance, yung show title, ito yun, pwede mong title text, pwede mong palitan ng mas malaking, malalaking text. So, pag halimbawa, wala yung text na gusto mo, pwede kang mag-create ng bago. So, hindi ka makapag-create ng bago dito. Kaya dito ka, pupunta ka sa font. At pagpunta mo dito sa font, meron siyang mga, ito lang yung gagamitin pagka-detect. Kapalitan mo yung font. Para pag halimbawa, gawa ka ng iba pang text height, punta ka sa floor plan mismo. So, sa floor plan mismo, punta ka ng halimbawa, halimbawa. So, dito may dalawang text lang siyang binamit. So, dagdagan pa natin. So, punta ka sa text. So, makikita mo na dalawa lang, tatlo lang ang text type niya. At saka yung unit niya ay bits. So, puntahan mo lang, type mo lang sa iyong keyboard ang UN. Pagkatapos, palitan natin ang meters o millimeters. So, ayan. So, pag nagte-text ka, halimbawa, mag-create ka ng bago, kopyahin mo lang either dito sa... So, ang gagawin mo is, iduduplicate mo tapos i-re-rename. So, halimbawa, 2.5x. Marami siya man. Pagkatapos, pwede mo palitan ng kulay. At pagkatapos, gawin mo dito, 2.5. Press OK. So, yung 2.5x mo, ito lang siya. Maliit lang siya. Puntahan natin yung drawing list. So, halimbawa, papalitan ko itong drawing ako dito. So, yung na-i-add ko na title text, andito na siya, 2.5. So, press mo okay. Ayun siya. So, nakahan pa natin yung ating text. So, pag nag-i-edit, i-edit mo yung text, punta ka lang sa text na yun, at saka edit type. Tapos, gawin natin siyang 12.5. Pag pinalitan mo yung name, palit size. So, okay. So, balik tayo sa drawing list. So, ayun siya. Napalitan na siya. So, masyado siyang malaki. So, palitan natin na 7.5 siguro. Okay. Ayan. Puntahan mo yung 7.5. Ayan, so ganyan. So, gawa pa tayo ng isa. So, pag gusto mo pang gumawa ng isa, duplicate mo lang ito, i-retype, duplicate, at gawa tayo ng 5mm na text height. So, duplicate, tapos rename, tapos palitan mo yung text size, press okay. Punta ka sa drawing list. So, halimbawa, pag medyo malaki pa siya, punta ka sa appearance, at palitan mo dito. So, ayan, medyo puntahan natin yung cover sheet natin at makikita mo. So, medyo maliit na to tsaka ito medyo malalaki. So, pwede mong i-adjust. So, makikita mo na wala yung mga line-line niya. Ibig sabihin, punta ka dito sa iyong drawing list appearance at lagay mo yung grid lines at saka upline. Check mo. Tapos, check mo rin yun. Tapos, ito namang header text mo masyadong malalaki. Yung body text niya medyo malalaki. So, pwede mong palitan. Tapos, ito. Pwede mo rin palitan. Nakabalik ka data. Ito ay 1/4. Ito ay
yun. So, kung paano yung cover sheet. So, pwede nyo siyang i-adjust. So, masyadong malaki yung ano, yung ito. So, punta ka lang ulit sa drawing list. And then, palitan mo ulit yung header niya. Medyo malalaki siya. So, ayan. So, yan na yung iyong drawing list. So, habang nagdadagdag ka ng iyong sheets, nadadagdagan rin yung iyong drawing list. So, yun ang pang-modify yung drawing list. So, print na tayo. So, pag-print naman kayo, punta lang kayo dito sa file. Pagkatapos, print. And then, pag-PDF, punta ka lang sa print PDF. So, halimbawa, walang setup pa. So, setup mo lang. Bayaan mo lang siyang default. Tapos, gawin natin P3. Offset from corner, no margin, pinch. So, sa quality naman ng appearance, meron siyang pagpipilian. So, normally, lalagay mo sa high. Pag medyo for submission, lalagay mo sa presentation. Ang kaiba lang itong dalawa is, yung presentation medyo matagal siya. Pero ang ganda ng output. So, dito lang muna tayo sa high. Pagkatapos, pindutin nyo yung combine at piliin nyo yung mga sheets na gusto nyo i-print. So, halimbawa, ito yung sheet A up to 4. So, check nyo siya. And then, press OK. Pwede nyo i-save, pwede hindi. So, iyan yun. So, halimbawa naman, isang sheet na ang gusto mo. Then, pwede rin. So, pagkatapos mo itong ma-set up, is save as muna siya. And then, stop. Rowena. Ayan, yun na yung save mo siya. So, halimbawa naman, isa lang itong i-print mo. Kunyari, ito lang. Itong cover page mo lang. Ayan. So, halimbawa, pag cover page lang ang i-print mo, ang gagawin mo is, puntahan mo na yung cover page, pagkatapos punta ka sa print preview. Okay. Ayan. So, sa print preview, ayan yung itsura ng magiging output mo. Punta ka sa setup. Tapos, pwede mong i-adjust yung margin. Pwede mong i-center. At saka pwede mong i-zoom. Tapos, pwede rin mong gawing presentation. Save as default para tapos, huwag mong kakalimutan na pag isang sheet lang dito ka sa current view, current window. And then, pwede mo siyang i-view bago mo ma-print. So, iyan yung kalalabsan ng iyong printout. So, pag gusto mo pang i-adjust, muli ka lang sa print setup. And then, huwag natin siya center. Yung margin. At presentation. Review mo ulit. Ayan. Maximize niya yung papel. So, i-print mo lang. Matapos print. Okay. At saka, ito ay page 1 lang. Same. So, tingnan natin kung ano yung difference ng iyong printout. Punta ka sa iyong desktop at tingnan mo, ito yung one page lang, ito yung combine. So, yung combine, ipiprint niya yung apat na pages combine. So, yan yung. Tapos, yun namang, ito ay high definition. Tapos, ito namang isang page lang, ginawa ko siyang presentation definition. So, mas kita nyo, mas maganda yung kanyang rendering kesa doon sa isa. So, yun. So, pwede kang mag-print ng isang page, print preview, at pag full naman, i-click mo lang yung sinabi ko kanina. So, yan po. Maraming salamat. At kung may mga tanong po kayo, i-message nyo lang po ako dito sa ating comments. Salamat at magandang araw.